Alam niyo ba kahapon, meron akong tanong, matinding tanong. Naglalakad ako pauwi, tapos parang ganito pala 'yon ah. Naglalakad ako pauwi doon sa may bandang galing ng Muntinlupa papunta ng United. Habang ako ay naglalakad ng matiwasay, okay naman ako, masaya naman ako, ganyan. Sa aking paglalakad, ako ay nahulog sa ganito. At dahil dyan, tignan niyo yung namamaga akong Trevor. Yun, nandoon sa ilalim. This one, okay? So, namamaga yan at na-sprain siya talaga. That's the reason why hindi ako nakapasok today sa office. So, I was asking God last night, parang, Lord, ano bang point? Bakit kailangan of all days, ngayon pa ito mangyari sa akin, ang dami-dami kong gagawin. Na-imagine ko na talaga na baka hindi ako makapag-preach tonight or baka mag-preach ako nang nakaupo dito. Kaya standby lang to guys, ha? Pag di ko na kinaya, upo na talaga ako. Pero habang kaya pa, tatry kong mag-relax para hindi ako kilos ng kilos at mapigilan ko ang aking sarili. Pero we all have a lot of questions, di ba? And last Friday, sino sa inyo were here last Friday? Okay, yan. So last Friday, anong ginawa natin last Friday? Okay, it was a Thanksgiving night. Thank God for Fridays ang ginawa natin last Friday. And during our Thanksgiving night, natutunan natin from the Lord through Pastora Gina that it is important for us to understand na merong prosesong ginagawa si Lord sa buhay mo. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, hello. Hello. Narinig mo ba yon? Tanungin mo siya, narinig mo ba yon? Okay? Merong ginagawa si Lord sa buhay mo. Kanina si Franco, when he was helping us to worship the Lord, when he was leading the worship, as the worship host kanina, he kept on saying it. The Lord is working in your life. The Lord is working. Totoo yon. Okay? Secret yon noon. Ngayon, alam nyo na. Congratulations! Okay? The Lord is at work in your life. At maraming mga bagay na tinuturo si Lord sa atin. At ang tanong nga ni Pastora Gina sa atin last Friday, are you responding? Meron ka bang ginagawa? Alam nyo kasi si Lord, sobrang makapangyarihan niya. Pero there's one thing na hindi niya ginagawa. At yun ay ang pilitin ka. Sabi mo nga, pilitin mo ako, Lord. Okay, sorry, hindi niya gagawin. Okay, hindi namimilit si Lord eh. Lahat yan, gusto niya ikaw ang pumipili. Ikaw ang nagre-react, ikaw ang nagre-respond. So ngayon, before we start itong ating new series at itong message ni Lord for us tonight, gusto kong i-share sa inyo ang isa sa mga nakakatuwang mga bagay na natutunan ko this January. So sabi dito, instead speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head. So kung gusto mo raw mag-grow, kailangan alam mo kung ano ang totoo. Sino sa inyo dito may relationship kayo with the Lord and you know it from your heart? Okay, put your hands down. Sino sa inyo, because of your relationship with God, you want to grow this 2013? Talaga? O gusto nyo repeat order, parang 2012 lang ulit, ganon. Gusto nyo yung ganon? Of course, we don't want that. Our relationship with God is so exciting kung nag-grow tayo. Kung di tayo nag-grow, it's boring. You know, pwede na lang umuwi, pwede na lang wag umaten ng upbeat kasi umuulan. You know that? So ito, for us to grow, we need to know the truth. At ang truth ay, sometimes, pag pinakita ni Lord sa'yo ang katotohanan tungkol sa Kanya, para niyang sinasabi sa'yo na meron kang fallen condition focus. When we say fallen condition focus, ito yung mga mali sa buhay mo na gusto ni Lord ayusin. Sino sa inyo sinungaling? Huwag naman kayo magtaas. Kayo naman. Sige na nga, okay. Kaya sobrang honest naman. Ang honest. O for example, you are struggling in that area. For example, sinungaling ka, but you're trying to be honest. Okay? So the Lord allows you to go through situations para kausapin ka at ipakita sa'yo, anak, ito ka. Okay? Sinungaling ka. So ang unang-unang ginagawa ni Lord, ang unang-unang stage para maintindihan mo to at ikaw ay mag-grow, kailangan ikaw ay maging aware. Pag sinabi nating aware, kailangan malaman mo, sinungaling pala ako. Okay? So paano ngayon mo malalaman yon? Malalaman mo yon because God loves you so much. Dadalin ka niya sa mga sitwasyon sa buhay mo, marirealize mo yon.
na ikaw pala ay mayabang, ikaw pala ay emo, ikaw pala ay sinungaling, ikaw pala ay mata pobre, walang pakialam sa iba, lahat na ng mga kapalpakan sa earth. Okay? Pero, listen, dahil mahal ka ni Lord, hindi niya gagawin yon all at the same time. Sino sa inyo gusto nyo isang bagsak lahat ni Lord, ipakita sa'yo lahat ng mali tungkol sa'yo? Baka mabuhay ka pa, di ba? Hindi natin kakayanin yon. So it's just one at a time. So kunyari, yung mga for example, sino sa inyo may mga natutunan kayo noong 2012 na hindi nyo natutunan noong 2011? May mga nabago about yourself in 2012 na hindi naman nagalaw noong 2011. 2012 mo lang siya na-realize, diba? So ganun kasi yun, si Lord mag-work, isa-isa lang. Okay, so the first thing that you need to do or the first thing that should happen is for you to be aware that something is wrong. Pag ikaw ay aware na, you have to agree with God. You have to believe na, naku, mali pala yung sinungaling ako. Tama, mali nga yun. Sabi sa Bible, mali daw yun. Tapos, oh, mali rin pala na ganito. So, kailangan mag-agree ka kay Lord na hindi tama na mayabang ka. Kailangan mag-agree ka kay Lord na hindi tama na sarili mo lang ang iniisip mo. So, bukod sa maging aware ka, the next thing is you should agree. And then, dahil nag-agree ka na, kailangan mag-align ka. I-align mo yung buhay mo. Huwag kang gumawa ng mga bagay na parang wala ka pa rin alam. Parang hindi ka pa rin nag-agree. Minsan kasi tayo, sinabi na ni Lord sa'yo, oh, mali yung relationship na yan, ha? Hindi pleasing yan sa akin. Pero Lord, I am sorry. I cannot let go. Okay? So sometimes parang, oh, alam mo na na mali. Alam mo, nag-agree ka naman kay Lord na mali, pero hindi mo naman ina-align yung life mo. Bale, wala. Wala pa rin mangyayari, wala pa rin growth na mangyayari. And the last thing is accomplishment. Ibig sabihin, mangyayari na kung ano yung gusto ni Lord mangyayari sa life mo. So if it's a relationship that is not healthy sa paningin ni Lord, dahil in-align mo ang buhay mo, nakipag-break ka at nag-focus ka kay Lord and everything like that, pag na-accomplish yun, wala ka ng relationship, mas masaya ka na, you're a better person. Ganun yon. So dito sa buong proseso na to, kailangan mong mag-cooperate. Okay? Kung ayaw nyong mag-grow, madali lang yan. Huwag ka mag-cooperate kay Lord. Okay? Sino sa inyo ayaw mag-grow? Binigyan ko na kayo ng tip kung paano, ha? Huwag kayong mag-cooperate. But if you want to grow, ito rin yung tip na ibibigay ko sa inyo. Cooperate sa proseso ang ginagawa ni Lord in your life. Of course, meron niyang tulong ng iba. Merong spiritual parenting at dahil dyan, ipopromote ko ulit ang ating mga life groups. Okay, magsistart na yan this February. You have to join a life group if you want to grow. You have to be mentored kasi hindi mo kayang mabuhay mag-isa in the Christian life. Okay, yan ang pinagpipitag ang advocacy ng RLCC. Hindi mo kayang mabuhay mag-isa bilang isang Kristiyano. Kailangan mong jumoin sa mga LG at magpa-mentor, okay? And of course, the power of the Holy Spirit in your life. Napaka-importante. Okay, is this clear already? Ha? Malino na yan sa'yo. At dahil dyan, at dahil naniniwala tayo na gusto ni Lord na mag-grow tayo, we have come up with this series for all of you. Our series for January is entitled Moments. Experience the Unexpected. Bakit experience the unexpected? Because here in this series, we will be talking about three specific situations na inaallow ni Lord mangyari sa buhay mo. Inaallow ni Lord mangyari sa buhay mo para maturuan ka niya, para mag-grow ka. So ang tawag natin dito ay teaching moments. Kaya lang pangit naman, di ba? January 2013 series, teaching moments. Parang di masyadong nakakatuwa, parang school yung dating, ganyan. So moments lang, okay? Para mas makapangyarihan siya. So this the R series for this January, for today, for tonight, until yung mga darating pa, dalawa pang Fridays, is all about this. Upag-uusapan natin ang tatlong bagay na yon kasi napaka-importante na malaman mo yon. Kung ang kailangan mong gawin ay mag-cooperate with the Lord, kailan mo malalaman kung magko-cooperate ka na? So ito ang sagot. Pag-aaralan natin ngayon, kapag nangyayari itong mga bagay na to sa buhay mo, ibig sabihin, God is calling your attention because He wants you to grow. Because He loves you at ayaw niya na ikaw ay repeat order ng 2012 version of yourself. Okay, ang gusto ni Lord, ikaw ay 2013 version. Okay, gusto niyo ba yung hindi updated?
Ayaw natin yun, di ba? Pag hindi ina-update, for example, ang mga, syempre, ito na yung mga hindi ko naiintindihang part ng buhay, ang mga OS at ang mga kung ano-anong bagay sa computers and all that. Pag hindi updated yan, sayang, di ba? Pag hindi updated yan, hindi mo makukuha yung pinaka-benepisyo nun. So pag hindi ka updated in your spiritual life, pag hindi ka 2013 version, sayang ka rin. Sayang yung paggamit ni Lord sa'yo. Okay, so are you excited to hear about this message for tonight and for the coming Fridays? Yeah, hey. Okay, ako very excited ako to the point na kahit namamagayong pa ako nakatayo sa harapan nyo ngayon. Okay, so why don't we pray and let us ask God to just be with us tonight. Come on, let's pray. Lord God, we worship you, Lord. And we thank you that once again, dinala mo kami dito, together with all of the people, O God, na nandito rin ngayon. We thank you because we know that you will speak to us, God. So we pray, Lord, that you would just open the hearts of every young person in this room tonight. Because I believe, God, that you want them to understand that there are things that you allow in our lives in order for us to grow, in order for us to be changed more into your image, O God, in order for you to do what you want to do sa aming mga buhay. Salamat, Lord God, and I pray that as you prepare the hearts of your people, I also pray for myself, God, anoint me with the power of your Holy Spirit, Lord, because I will just speak, and I know, Lord, na yung mensahe mo, Lord God, yun po, Panginoon, yung hahayaan mo na maintindihan ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord God, for tonight. We offer to you ourselves, we offer to you our time, God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, kagaya kanina, sinasabi ko, paulit-ulit, na we have to cooperate with God. We have to cooperate with what He is doing. Kailangan nating malaman kung kailan mo ipupush ang button. Okay? Kanina sinabi natin na merong apat na stages at ang unang-una ay kailangan maging aware ka. So, ngayon, pag-uusapan natin, ano yung sitwasyon in your life? Pag nangyayari yung sitwasyon na yun, you have to push the awareness button. Kailangan maging aware ka na merong ginagawa si Lord sa buhay mo. Okay, the first teaching moment that we will be studying here in Upbeat is this. Whenever there are tears. Sabihin nyo nga, tears. Okay. So, tuwing kailan ba yung mga moments sa buhay na may tears? Pag may masakit. Sige, ganito gawin natin, ha? Pag-usapan mo at nung katabi mo, kailan yung mga times in your life that there are tears? So, for 1 minute, go. Dapat na, bakit kayo nagtatawanan, tears ang pinag-uusapan natin? Okay, okay, okay. Done. Okay, sino sa inyo ang gusto nyong ilaglag yung katabi nyo? Okay, sige, anong sagot ni Patrick? Nung nadapa siya. Tearful moment, sobrang bigat ng mga luha mo. Ilalaglag ni Kuya Paul si, pareha sila. Brokenness, ang lalim naman. Faye, sino ilalaglag mo? Si Herald. Wow. Grabe, hindi ko naman kinaya, Herald. Yung mga karanasan mo, ah. Okay, sino pa? Ilaglag nyo na yung katabi nyo, chance nyo na to. Okay, GV. Tears of joy. We're not talking about tears of joy. We're talking about sad tears. Tears that make you cry. Situations in your life that make you cry. Dito, maglaglag kayo ng isa para tapos na ang examples natin. Ay, nagyukuan ang mga bongga. Val, ilaglag mo si Warren. Magpaulit-ulit yung sin na nagagawa. Okay, last call. Sino pang gustong manlaglag? Ikaw na naman. Ah, naglalaglagan kayong dalawa? Ilalaglag mo din si Kuya Paul? Magaling. Oh, sige, Patrick. Ilaglag si Christine. Nasaktan. Oo nga. Kaya mo yan. Oh, sige. Ikaw. Separation. Okay. So, alam ko, nahihiya lang kayo. Pero bawat isa sa atin,
Partida na hiya pa yan, ha? Okay, bawat isa sa atin, we have experiences in our lives that made us cry. Yung tipong uuwi ka ng bahay habang umuulan, sumasabay ka ng pag-iyak. Parang nito lang week na to, naka-receive ako ng GM. Listen, parang this week, naka-receive ako ng GM. Nag-GM siya ng lyrics ng song na hindi ko maalala kung ano. Na parang nakakadala daw yung ano, nakakadala yung feeling na... Ano yun? What's that? Ano nga yung GM mo, Zef? Joke lang! blame my memory. I have a bad memory. Kung naalala ko yung GM mo, hindi ko babanggitin na ikaw. Anyway, the point is, sometimes, di ba, pag may mga bagay na parang may kinalaman yata sa ulan yon. Sabi ko sa kanya, mas maganda yan kung may ulan. Mas madrama. Parang ganun, di ba, yung reply ko. Anyway, so there are times in your life that you cried. Yung tipong uwi, pagpasok mo ng kwarto, wala nang tao, madilim na, iyak ka na lang sa pader. Tapos papadyak-padyak ka pa or something like that. So, nagka-tantrums, okay? So we all have... Okay, tatawa-tawa kayo ngayon, pero nung panahon na yun, iiyak-iyak kayo. Di ba, ha? Alam natin yan, okay? So we all have that. Whether family man yung reason, whether love life man yan, whether pag-aaral, kaibigan, na-betray ka, whatever, ano man yung nangyari, we all experience pain. We have all experienced sufferings and trials and everything na mga nagpapalungkot sa atin, nagiging dahilan kung bakit tayo nalulungkot. Pero pag ba ganito yung nangyayari, ibig sabihin ba tumitigil na si Lord sa pagkilos sa buhay mo? Ibig sabihin ba nito parang wala nang nangyayari? I believe na hindi yun ang ibig sabihin nun. Whenever we experience tearful moments or moments of tears in our lives, I believe na merong gusto si Lord na maintindihan mo eh. May gusto siyang sabihin. And that is the reason why we need to know paano ba tayo magre-respond kapag may mga ganung moments sa buhay natin. Yung ibang mga tao sinisira yung buhay nila pagka may ganyan. Yung ibang mga tao naman tatakbo na lang. O yung ibang mga tao tatakas na lang. Yung ibang mga tao kakain na lang ng kakain. Yung ibang mga iba-iba. We all have different responses. Pero ano ba yung gusto ni Lord na maging response natin whenever there is pain? Whenever there are moments of tears. I believe that the book of Psalms, dito nyo, kung meron talagang emo nung panahon ni Lord, yan, sa Psalms natin mababasa ang mga sobrang kaimuhan ng mga psalmist, okay? O, ang psalmist, kung sa panahon natin ngayon, parang mga songwriters yan sila. Kasi ang Psalms ay songs, okay? Mga hymns nila before to the Lord. So dito sa Psalms, sobrang daming mga emo. And dito sa chapter 42 and 43, there is a man who wrote this Psalms para ma-express niya kung ano yung pinagdadaanan niya. And the name of this man is David. You know, David and Goliath, yon siya. Siya yon, okay? King David. Si King David, at this time na sinulat niya itong Psalm 42 and 43, he was going through a deep suffering. Nung panahon na to, dahil sobrang rock and roll si David, gusto siyang patayin ang anak niya. Okay, si Absalom. So here, nung umalis siya, he was in exile, away from his kingdom, away from Jerusalem, away from the temple of God. And by the way, on the side lang, side story lang, nung panahon ng Old Testament, because wala pa si Jesus Christ noon, di ba? Old Testament pa yun eh. The Holy Spirit, the presence of God, dun mo lang yun mararamdaman sa tabernacle, sa temple. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, ang presensya lang ni Lord nandito, sa center. Pag lumabas ka, wala. Okay? Naintindihan niyo yan? Pero ngayon, hindi na ganun eh. That's the reason why you should be thankful. You can worship the Lord wherever you are. But no time nila, no. The presence of God is kung nasan lang yung tinatawag nilang Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant is in the temple. So when si David, nung nawala siya doon sa Jerusalem, wala siya sa temple, hindi siya maka-worship. Kaya syempre pwede ka pa rin mag-pray, papakinggan ka pa rin naman ni Lord, pwede ka pa rin mag-worship mag-isa. Pero yung worship ng worship, you know, worship, yon, hindi niya yan, hindi niya nagagawa, nalulungkot. At because of that,
naisulat niya tong Psalm 42 and 43. Reminds me of an artist, a Hollywood artist. Narinig ko lang, hindi ko maalala kung sino nagsabi sa akin. Si Taylor Swift daw, nakakapagsulat siya ng mga kanta pagkatapos niyang makipag-break sa kanyang mga boyfriend. Okay? So, kanyari yung song niyang, what's that title? Dear John, okay? Para kay John Mayer yon nung nag-break sila. So, usually naman kasi, when you're broken-hearted, when you're broken and you're sad, that's the most parang pinaka nag-energize sa'yo to make a song, to write a song. At yan din ang katotohanan dito sa Psalm 42 and 43. So, I believe that just like David, tayo rin, sometimes we feel away from God. Kapag ka meron ka mga pinagdadaanan in your life, sometimes feeling mo wala si Lord, sometimes hindi mo siya maramdaman. Parang si David lang. Di ba, hinahabol siya ng anak niya, gusto siyang ipapatay, ang layo niya sa Jerusalem, hindi niya ma-experience si Lord, ganun din. So siguro wala namang gusto magpapatay sa'yo, pero sometimes feeling mo gusto mo nang mamatay. Dahil wala si Lord, walang presence ni Lord, walang nangyayari sa mga pinapanalangin mo, walang sagot sa lahat ng mga tanong mo. And that's the reason why it is very important for us to know kung ano yung naging response ni David sa mga nangyayari sa kanya dito sa psalm na to. So dito sa Psalm 42 and 43, since this is a song, you know, meron tong parang mga verses at meron din siyang chorus. Okay, yung chorus, mamaya pag-uusapan natin, dadaanan natin siya. But I believe that David went through three phases. Sabihin niya nga, three phases. Phases. Phases parang ano, hindi yung phases, phases. Hindi ganyan, okay? Phases parang metaphase, anaphase. Ano ba itong mga naalala ko? Meiosis. Meiosis, mitosis. No, it's not stages eh. I think, yeah, you can call it stages. Pero I'd like to call it phase. It's still different. Anyway, he went through three phases. And I believe na makaka-relate tayong lahat sa phases na to. The first phase is this phase. Okay? Ang mga phases na to, tatlo to, pinangalanan ko siya ng kanta. Kasi psalms eh, di ba? So, I need you. Okay? Itong phase na to, ang unang pinagdaanan ni David. And dito natin makikita why. Sabi dito, by the way, I'm using contemporary English version para mas madali nyo siya maintindihan. Medyo malalim kasi yung psalms. But you can read it. Pag-uwi nyo, mamaya, bago kayo umiyak, di ba, basahin nyo muna. NIV. Okay? Sige. Let us go. Psalm 42, verse 1 to 4. As a deer gets thirsty for streams of water, I truly am thirsty for you, my God. In my heart, I am thirsty for you, the living God. When will I see your face? Sometimes we feel like that. When we are discouraged and depressed, we look for God. Diba? Ang lagi nating tanong, parang, Lord, kailangan kita. Wala akong ibang solusyong naiisip kundi ikaw. Kailangan ko yung presence mo sa life ko. Kailangan ko ma-experience ka para kayanin ko naman tong mga ginugo through ko. Nasaan ka na ba, Lord? When will I see your face? Okay, sa heaven pa yon. Okay, hindi mo na dito. But sometimes, we ask God that. Parang, Lord, when will I experience you again? When will I hear you? Pag meron ka mga points in your life, hindi mo alam yung gagawin mo, but you're very down and depressed because of financial crisis maybe, because of your family problems, you ask God, Lord, when will I know what to do? When will I hear from you? When will I experience you? When will I see your face? At yun din yung pinagdaanan ni David dito. Sabi niya sa verse 3 and 4, day and night, my tears are my only food. Sino sa inyo na-try nyo na yan? Ha? Wow! Nakakabusog, okay? Busog na busog si David sa tears niya. Yes, salty, okay? So, yan ang, of course, this is a metaphor, okay? Hindi kinakain ni David yung tears niya. Una-una, hindi mo makakain yon, di ba? Hindi mo makakain yon. But ang point ni David dito, non-stop ang kanyang pag-iyak. Wala na siyang ibang ginawa, kundi umiyak lang. Okay, tatawa-tawa kayo dyan. May ganun din kayong moment, alam ko. Ayaw niyo lang aminin, ha? So sabi ni David dito, day and night, my tears are my only food as everyone keeps asking, where is your God? Have you ever experienced yung nade-depress ka na, lungkot na lungkot ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, and then people will tell you, yan, pa-church-church ka pa. Di ka naman matulungan ng Lord-Lord mo. Ha? Pa-trust in the Lord, trust in the Lord ka pa. Pati kami, hinahatak mo pa dyan sa church. Wala, ganun pa rin naman. Kung talagang mahal ka ni Lord, bakit kayo naghihirap ngayon?
Kung talagang mahal kayo ni Lord, bakit kayo nasalanta ng bagyo? Kung talagang hindi kayo papabayaan ni Lord, bakit wala kang makain? Bakit hindi ka makapag-aral? Have you ever experienced that? Na sobrang down na down ka na, and then people around you are keep questioning your faith. So ganun yung naranasan ni David dito. Na sobrang away na siya from the Lord. Mga tao parang, ano, ha? Huh? Oh, ano, pa-Lord-Lord ka pa? Where is your God? Pero si David, look at his response. Sabi niya dito sa verse 4, sorrow floods my heart. Grabe, sorrow floods my heart. When I remember leading the worshipers to your house. So si David pala ay song leader. Okay, nagli-lead siya ng worship noong time na nandun siya sa Jerusalem. Pero ngayon, wala siya dun. So sabi niya, nalulungkot daw siya habang inaalala niya kung gano'n siya kasaya noon. Naranasan niyo na ba yun? Ha? Malulungkot, nalulungkot ngayon kasi naalala mo ang saya-saya mo dati. Nung nandyan pa siya, nung tinetext ka pa niya. Yan, yan. Diyan kayo magaling, okay? Kayo talaga! David remembered. Okay. David chose to remember at this time. Sabi niya sa sarili niya, Lord, I need you. Gusto ko tang ma-experience ulit. Parang dati lang, di ba, Lord? Nagli-lead ako ng worship. Kahit na nalulungkot ako ngayon, Lord, nagli-lead ako ng worship dati. Kailan ko ba kita ulit mararanasan? Kailan ko ba kita ulit mararamdaman? And then the chorus of this Psalms comes in first. Okay? Psalm 42 verse 5 says, can you read it? Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Kahit na nung nandun si David sa punto na tinatanong niya si Lord, Lord, kailan ba kita ulit maririnig? Kailan ba kita mararanasan? Grabe, parang dati ang saya-saya ko. Tapos ngayon hindi kita ma-experience, kasi yung mga tao pa, hindi ni-discourage pa ako. Kahit na ganun yung nararamdaman niya, David rebuked his soul. When we say rebuke, ibig sabihin, sasabihin mo sa soul mo, hello! Put your hope in God! Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba yung mga ginawa ni Lord before? Nakalimutan mo na ba that He will deliver you? Nakalimutan mo na yung promises niya? Come on, soul! Come on, heart! Why are you sad? Bakit ka nalulungkot? Put your hope in God. Sabi doon, for I will yet praise Him. Kasi darating yung time na mag-worship ako ulit. Darating yung time, babalik ako sa Jerusalem, maglilid ako ulit ng worship, matatapos din to. This is temporary. So yun yung attitude ni David, even at that time that he was asking God, parang Lord, ano ba yan, ganun-ganun. Parang alam mo yun, na-experience niyo na ba yung ganun? Iba yung nararamdaman mo, iba yung alam mo. Sometimes you know that God is good. Pero when you look at your life, He's not. Parang He's not. Kasi hindi mo ma-experience, ganyan. But David chose to stick with what he knows. Put your hope in God. For I will yet praise Him. Mag-worship ako ulit sa Kanya pagdating ng panahon. Amen? Sa contemporary English version, this is it. Para mas maintindihan natin. Why am I discouraged? Why am I restless? I trust you. I will praise you again because you help me and you are my God. So if I don't know kung ano pinagdadaanan nyo ngayon, no? Even, you know, lahat naman tayo dito, we're just all smiling, tawa-tawa tayo sa mga drama moments natin, but maybe you are in your own moment of tears. And if you are in this stage na you're still in that, alam mo yun, parang nando ka pa sa phase na you're still asking God, parang, Lord, what will I do? Okay, sige, Lord, parang I trust you. Yung nagsistruggle ka ba, I trust you, Lord, pero hindi ko natinayan yung nararamdaman ko. O sige, Lord, pero sige, put your hope in God. Yun ang maging response mo. Because si David right here is setting us an example of the kind of response that we should make pag nandito tayo sa phase na to. Amen? Wala nang nag-amen. Hindi, akala nyo nandyan na kayo. Meron pa mga mas matinding phase. Okay, so intindihin na. Let's continue. The second phase is this. Natutulog ba ang Diyos phase? Okay, of course, in that cartoon picture there, natutulog talaga si Jesus. Okay, some of us, we think na natutulog si Lord. And guess what? You're not alone. Si David rin. Yan din ang naramdaman niya. Let's read on. Sabi sa Psalm 42, verse 7 to 10,
Your vicious waves have swept over me. Vicious, ibig sabihin yung mga malalaki, mga nakakatakot na waves, have swept over me like an angry ocean and a roaring waterfall. Okay, nakarinig na kayo ng roaring waterfall? A roaring waterfall, okay? So, ang point niya, okay, of course, ang waterfall hindi nagro-roar, okay? Hindi rin naman nagagalit ang ocean, but the point of David here is this, overwhelmed ako, Lord. Bakit ganun? Sabi ko sa sarili ko, put my hope in God. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Ganito pa rin, Lord. Hindi pa rin nasasagot yung prayers ko. I'm still here. I'm still away from your presence. Hinahabol pa rin ako ng mga gustong pumatay sa akin. I am overwhelmed. And sometimes, ganyan din tayo. Pray ka ng pray. Sabi mo sa rin, hindi. By faith, talaga si Lord, no? Never say never. Talagang hindi. Until God says it's over, hindi. Hindi talaga. Talagang si Lord, bahala sa akin. Ganyan-ganyan. Tapos, pag-uwi mo ng bahay, same problems face you. Pagpunta mo ng school, ganun pa rin ang sitwasyon ng iyong buhay na malungkot. Pag-uwi mo ng bahay, wala pa rin text. Ganun talaga eh, ha? Sometimes, even if you put your faith in God, even if you choose to put your hope in God, problems still come. Ganun pa rin, you're still in pain, you still cry. Para si David lang. Sabi niya dito, pero pinili pa rin ni David itweak yung utak niya. Sabi niya, every day you are kind. And at night you give me a song, a prayer to you, the living Lord God. So kahit na nalulungkot siya, kahit na marami siyang mga overwhelm siya, try pa rin si David, hindi Lord, pero sige, you are kind. And at night you give me a song. So you still pray, and ganun din, just like us, di ba? Try ka, malungkot ka, pero hindi, sige Lord, subukan natin. Verse 9, sabi na naman ni David, you are my mighty rock, why have you forgotten me? Hindi naman masyadong roller coaster yung emotions ni David, di ba? Di ba? Hindi. Hindi kayo, alam niyo yung roller coaster? Okay, good. So, yung emotions si David, parang roller coaster. Okay, ganun din yung sayo. Okay? Hindi ka exempted dito, ganun din yung akin. So, si David dito sabi niya, Lord, you're my mighty rock. Alam ko, pagkasama kita, wala akong problema, ba't mo ko iniwan? Bakit yung mga kalaban ko hanggang ngayon, ganun pa rin sila, kinakalaban pa rin nila ako. Even my bones are in pain. Yan ang nararamdaman ko ngayon. Okay? My bones are in pain. While all day long, my enemies near and ask, where is your God? Ayan na naman yung tanong nila. So paulit-ulit, even if sinabi na ni David, put your hope in God, sinabi na niya sa sarili niya, put my hope in God. Why so downcast on my soul? Ba't ka nalulungkot? Ba't ka nade-depress? Bakit ganyan nararamdaman? Magtiwala ka kay Lord. Sinabi na niya sa sarili niya yon, and still, problems stay. Kahit na may tiwala siya kay Lord at ginagamitan niya ng faith ang mga pinagdadaanan niya, walang nagbabago. Still the same. Same family problem, same school problem, same depression, same hating yourself feeling, same I want to die now feeling. Wala. Walang nagbabago. And kung tayo'y nasa ganung sitwasyon, kapag nandun ka na sa feeling na natutulog si Lord, na hindi siya nakikinig sa mga prayers mo, na hanggang ngayon nandyan ka pa rin. Kung nasan ka last year, gano'n ka ka-depressed nung pumasok yung natapos yung 2012, 2013, na-depressed ka pa. Walang nangyayari. If tayo yon, we would have given up. But look at David's response. Psalm 42 verse 11, he repeats, why so downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for yet I will praise Him, my Savior and my God. Darating yung time, matatapos din to. Inulit niya lang, actually. Inulit niya lang kung paano niya sinabi sa sarili niya noong una, sinabi niya ulit sa sarili niya. Feeling mo walang sumasagot ng prayers mo? Ha, David, kausap niya yung sarili niya. David, feeling mo hindi ka naririnig ni Lord? Feeling mo wala ng pag-asa? Hello? Put your hope in God. And it's hard to do this. Sino sa inyo naniniwala mahirap to gawin? Ha? Kapag wala na talaga, yung feeling mo na parang tapos na ang usapan dahil hanggang dito na lang ang life ko. Ito na lang talaga yung measurement ko of happiness. Wala na. Hanggang dito na lang. Hindi na ako sasaya. Ayaw yata ni Lord na sumaya ako.
Ayaw yata ni Lord na maging okay ako, talagang hanggang dito na lang. If you have ever felt that way, you know that it's very hard to tell yourself na put your hope in God. It's not that easy. Pero ito yung tinuturo sa atin dito sa response ni David. Na kahit na ganun yung nangyayari, kahit feeling mo actually walang nangyayari, and you feel that God is asleep, na wala siyang pakialam sa'yo, na wala siyang pakialam kahit nasasaktan ka, o kahit na anong gawin mong desisyon sa buhay mo, bahala ka. If you have already come to that point of feeling that way, rebuke yourself. Why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Why am I discouraged? Why am I restless? I trust you. I will praise you again because you help me and you are my God. You need to remind yourself of that. Na kahit na iba yung nararamdaman mo, tas iba yung naiisip mo, dun ka magtiwala sa pananampalataya mo. Kasi hindi ka naman kagaya ng ibang tao dyan. You have hope. You can put your hope in God even if things are not okay. Even if you are in pain, even if you are crying. And kung si David, after this, he was delivered, I believe na tayo rin. Alam nga naman si David lang mahal ni Lord. Siya lang ang anak ng Diyos. Of course not! God is also working in your life through your tears. But it's through your response that matters eh. So what we should do is to tell ourselves, hello, sabi mo nga sa sarili mo. Kung sabi mo sarili mo, sabi mo yung pangalan mo. Kunyari ako, Maria Susana at Isabel, hello! Labanan niyo na. Put your hope in God. Come on. Sabihin mo sa sarili mo yun. Tawagin mo yung pangalan mo. Ganun-ganunin mo yung sarili mo. Sabi mo, put your hope in God. Come on. Sabay-sabay. Go. Put your hope in God. That's the natutulog ba ang Diyos phase. Let's go to the third one. The third phase is the desperado phase. Okay? Desperation, when you really need to get to the other side of the road quickly. Kaya tawiran mo na lang yung gutter. Gutter matawag doon? Okay, thanks guys. Okay, huh? Island. Island. Thank you, Dwight. Okay, that's an island over there. So, sometimes, kapag, nung una, di ba, nung nandun ka pa sa I need you phase, parang, Lord, lasan ka? Gusto kita marinig. Gusto ko malaman. Anong sinasabi mo sa akin? Ganyan. Wala pa rin sagot si Lord. Dadating ka na dun sa Lord. Ba't wala kang sagot? Natutulog ka ba? Iniwan mo na ba ako? Ano na ba nangyayari? Dito sa desperado phase, desperado ka na. Malamang, di ba? Desperado phase nga eh. Desperado ka na. Ibig sabihin, dalawa lang yan eh. Either galit ka na kay Lord. Parang ano ba ha, Lord? Ano bang gusto mangyari? Parang gusto mo na siyang hamunin ng suntukan. Or, gagawa mo na lang ng paraan. Tulungan na kita, Lord. Parang hirap na hirap kang tulungan ako. Ako na lang tutulong sa'yo. Okay, sometimes we reach that phase. And dito si David, Psalm 43, verses 1 to 4. Sabi niya dito, show that I am right, God. Muntik na niyang utusan si Lord. Ha? Defend me against everyone who doesn't know you. Rescue me! Hello, Lord! Ano ba? Tagal-tagal mo! Rescue me from each of those deceitful liars. I run to you for protection. Why have you turned me away? Yes, feel ko ha? Naramdaman niyo ba? Ha? Dapat ganon! I'm reading not just out of feelings, okay? Ganun talaga niya kung paano niya sinabi. Okay, as I was studying it. So, sinasabi niya kay Lord, ano ba to? Tumakbo ako sa'yo kasi akala ko ikaw makakatulong sa akin. Why have you turned me away? Why must my enemies mistreat me and make me sad? Send your light and your truth to guide me. Let them lead me to your house on your sacred mountain, pabalik sa Jerusalem, pabalik sa temple. Pagdating ko doon, Lord, I will worship you at the altar because you make me joyful. Sabay gumanun, you know? Noong una, galit na galit na siya. You are my God and I will praise you. Yes, I will praise you as I play my harp. Sometimes, ganyan din tayo. Nagawa niyo na ba to? Ganito ka honest kay Lord? Have you ever tried it? You know what? Hindi na kamamatay maging honest kay Lord. Okay lang sa kanya. Ha? Sometimes, for example, sa mga magulang natin, no, sa mga kaibigan natin, hindi natin talaga masabi diretso kung anong nararamdaman natin. Diba? For example, nagalitan ka dahil ginabi ka ng uwi. O ano? Hindi ka naman pwede sumagot dun eh. Kasi diba, pag sumagot ka, ano sasabihin niya?
Okay, check, check, okay? Okay. Don't get me wrong, ha? Don't get me wrong. We should respect our parents. But that's reality, okay? That's reality. But guess what? God, even if He is your father, He can handle you. Actually, mas gusto pa nga niya honest kay. Kesa sinasabi mo na, Lord, I trust you. Pero hindi mo naman ka naman nagtatrust. Lord, naniniwala ako sa'yo, pero hindi ka naman naniniwala. Sabi mo na lang sa kanya, Lord, nahihirapan na akong magtiwala sa'yo kasi walang nangyayari sa buhay ko. It's okay. You can be honest with God, but you should still remember that He is God. Huwag mo bastusin naman. Sobra naman yun, ha? Si Lord yan, hello? Life mo galing sa kanya. But you can be honest to Him sa nararamdaman mo. And here, David tells us how honest he is. Sabi niya, Lord, hello, parang sabihin mo nga sa mga tao na to na ano, vindicate mo nga ako, pakita mo sa kanila na ako yung tama. So we can respond this way, na parang inuutusan mo na si Lord in your prayers. Parang sinasabi mo na kay Lord, Lord, gusto mo ba tulungan na kita? Ganito kaya gawin mo? O kaya parang, Lord, pag ginawa mo to, etong gagawin ko. Kunyari si David, sabi niya, Lord, send your light, let them lead me to your house, tapos I will worship you at your altar. Parang nakipag-negosasyon pa kay Lord eh, ha? Sometimes we do that. Or, pag hindi naman ganun ang pinipili mo gawin, pag sobrang desperado ka na sa sitwasyon mo, ang ginagawa mo, gagawa mo na lang ng paraan. Kunyari, may financial problem kayo sa family nyo. Hindi mo masolve. Hindi mo alam kung anong gagawin. So, ikaw, let's pray ka ng pray kay Lord. Wala pa rin. Gawa ka ng sarili mong paraan. Maghanap ng pera. Paanong paraan pa pwede? Sige, Lord. Hanap ako pera dahil hindi mo ako mabigyan. Okay? O pagka meron kang problema sa pag-aaral mo, o anong nangyayari kapag sobrang desperado ka ng makapag-aral? O pag wala ka na talagang baon, syempre manghingi ka, di ba? Sa classmate mo, sariling paraan mo yan. You know, sometimes when we reach that point of desperation, it's either you get mad at God or you do things on your own. But here, David, after all of his, you know, honest desperation toward God, he tells himself, why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God. Psalm 43, verse 5. For I will yet praise Him, my Savior and my God. I believe hindi naman si Joseph, I see David, hindi siya parang nagsirang plaka mode na kailangan niyang paulit-ulitin to. Pinaulit-ulit niya to because he was reminding himself to put his hope in God. Kahit nasaan ka pang face ng mga painful situations sa buhay mo, kahit na ano pa yung pinagdadaanan mo, gaano pa katagal si Lord sumagot sa prayers mo, our response should be to remind ourselves to have faith in Him. Ang kailangan nating gawin, Swanny, hello? Why are you discouraged? Why are you restless? Trust in God. Because you will be able to praise Him again because He will help you and He is your God. And alam ko, by experience, na sobrang hirap kung nandito ka na sa point na to. But, you know, sometimes we really have to cling on sa faith natin eh. Tayo kasing mga young people, this is, you know, talagang general truth. Mas in touch tayo with our emotions. Dahil sa sobrang feelers tayo, kapag nagdumadaan ka na sa mga ganyang sitwasyon, kahit alam mo yung totoo, kahit may faith ka, kahit may convictions ka, minsan mas naniniwala ka sa nararamdaman mo. Kasi sometimes, feeling mo, yung nafe-feel mo, yun ang nagdidikta kung ano ang totoo. Guess what? It's not. Your feelings do not dictate reality. Because what's true is that we have hope in God. What's true is that He will deliver you. What's true is that whatever circumstance you are in right now, matatapos yan in God's time. In the meantime, while you're still there, remind yourself to put your hope in God. Because you have no choice. If you don't put your hope in God, you will destroy your life with your responses. Kasi mag-iisip ka ng paraan eh, para mapasaya mo naman yung sarili mo kahit papano. But no, that's not the right response eh. You know, it's okay to cry.
if you're sad, it's okay to cry. But I believe that the message of the Lord for us tonight is this. We should cry with hope. Kasi yun yung totoo eh. We have hope. So whenever you cry in your own situation, in your own brokenness and sadness and depression, remember, I have hope. Itong nararamdaman ko ngayon, itong paghihirap, suffering that I'm going through right now, one day I will understand bakit nangyayari lahat to sa akin. Because the truth is, inaalaw ni Lord mangyari sa iyo itong tears na pinagdadaanan mo ngayon, yung moment of tears na ginugo through mo, yung paghihirap na pinagdadaanan mo, God allows it to happen because He is calling your attention. He wants you to push the button. He wants you to push the awareness button para makita mo kung anong tinuturo niya sa iyo. Because He wants you to grow. He wants you to be a better version of yourself. Ayaw niya na yung ikaw na lumang ikaw. He wants to make you new. He wants to change you from the inside and out. And He uses your tears para makuha yung attention mo. Minsan kasi pag kinakausap ka ni Lord, di ka nakikinig eh. Kailangan mo pa masaktan. Kailangan pa umiyak. Kailangan ka pang mapahiya. Kailangan ka pang saktan ng mga magulang mo. Kailangan ka pang makaranas ng heartbreak para makinig ka. So, because God loves you so much, He uses your tears to catch your attention. Kanina, I was looking through my Facebook news feeds and I saw this photo. I believe that God really wants me to show it to you. But it's not yet there. I will show it to you in a while. Okay? But for now, let me share to you some practical applications. Practical applications of what you should not and you should do whenever there are tears. Number one here, don't try to take the pain away. You cannot. Some people take the pain away by vices. Okay? Inom dito, droga dyan, yosi don, barkada dito, party life, night life, kahit ano pang tawag nyo dyan. Mga ibang tao, para mawala yung pain, ganyan ang iniisip nila. O kaya gimmick ng gimmick, gasta ng gasta ng pera, kahit anong mangyari, ubusin ko yung pera ko, sumaya lang ako. Some people do that. Some people naman, ang ginagawa nila, nagla-love life. You know, I'm so sad. I need a boyfriend. I need a girlfriend right now. Hindi ko alam, wala akong pakialam kahit gano'ng karami, kailangan ko lang sumaya. Okay? What? Meron akong bad news. Kahit anong gawin mo, you cannot take the pain away. You should trust that God will heal your pain. Kasi He will. He will. And you don't know when, you don't know how. But if you trust that He will, you don't need a boyfriend, you don't need a girlfriend, hindi mo kailangan mag-inom, hindi mo kailangan bumarkada. He will take your pain away if you trust Him. Number two na hindi mo dapat gawin, don't blame God for the painful things that are happening to you. Hindi kasalanan ni Lord yun. Huwag mo siyang sisihin. Instead, you should trust that He is at work even if you don't understand. Even if hindi mo naiintindihan ano nangyayari, you should trust that He is at work because He said that. That He works all things for the good of those who love Him and are called according to His purpose. That's a promise. It's either, ikaw na yon, decision mo yan, maniniwala ka sa promise niya, ayaw mo, bahala ka. But you should trust that He is at work because yun ang totoo. Number three, don't approach people na hindi makakatulong sa'yo. They will just pull you down. Okay, kapag may problema ka na sa mga nangyayari sa pamilya mo, and then you go to your friends who don't know God. You go to your friends na walang relationship kay Lord and you ask them for help. Guess what? Anong sasabihin nila sa'yo? Ha? Okay, sasabihin nila sa'yo, kaya mo yan, inom na lang natin yan, ganto na lang yan, kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng boyfriend, yan ang magpagiging sagot sa lahat ng mga kalungkutan mo sa earth. Of course, they won't help you. Approach people who can help you. Approach people who have a relationship with God.
Approach people na alam mo pinagdaanan nila yan in the past, that maybe makatulong sila sa'yo because may natutunan na sila, hopefully. Approach these people. Approach people na alam mo na sila may wisdom. Yung tipong pag may naisip kang gawin, tama ba itong gagawin ko, tanungin mo sila. You have a lot of people in this room right now who's willing to help you. But the problem is, doon tayo pumupunta sa kabilang side eh. Imbis na doon sa mga tao na makakatulong sa atin, we go to the other side. Huwag ganun. Let us approach people who can help us. That's the reason why, again, I'm inviting you to join life groups starting this February. Sobrang makakatulong to sa inyo. Sobrang makakatulong to sa inyo, guys. Come on. Pag meron kayong moments of tears, may mga tao ka nang lalapitan, hindi ka na mag-iisip, sino kayang malapitan ngayon? Sino kayang makikinig sa akin? Walang makaintindi. Hello. Pag may LG ka na, wala ka ng problema. I mean, may problema ka pa rin. Pero meron ka ng mga tao matatakbuhan na sigurado ka hindi ka mapapasama. Last but not the least, don't believe the enemy's lies. When you are depressed and sad, para mong binubuksan yung pintuan para makapasok si Satan at sabihin sa'yo na, ano ha, sabi ko sa'yo eh, mas masaya talaga kung sinunod mo na lang ako. Hayaan mo na yan, huwag ka na mag-church. Doon ka na lang sa dati mong buhay, mas masaya doon, ganyan-ganyan. Whatever. Sabi mo kay Satan, whatever. Whatever, Satan, I will put my hope in God even while I am in pain. Amen? Sabi ni Lord kanina sa Facebook sa akin at sinasabi niya ngayon sa inyo, don't give up. If you are in pain right now, don't give up because I'm still working in you. Meron akong ginagawa. Huwag ka mag-give up. Alam mo ang dapat mo gawin? Makinig ka. You have to be aware. And it's okay to cry. Basta, we cry with hope. Amen? Sabi mo nga sa sarili mo, hello, sabi mo yung pangalan mo. Swanny, put your hope in God. Amen. Put your hope in God. And tonight, we are very blessed because we will be hearing a testimony of a young woman. Kung nandito ka na noong 2010, alam mo kung anong pinagdaanan niya. At kung merong kompetisyon ng patindihan ng pain, patindihan ng paghihirap ng damdamin. Paramihan ng luha. Panalo to. Panalong panalo. And right now, let us listen. Let me call on Ate Des. Hello. Ba't nandiyan ka, Pati? Kakanta ako. Ayun. So, kanina, di ba, tinanong ni Ate Swanny kung ano yung mga bagay na nagpaiyak sa'yo. So, lahat naman tayo, di ba, may mga special someone. Yeah, na nagpapakilig. So, meron akong special someone and he is special kasi he's not just a friend or a classmate. Kasi he's the one who brought me here sa RLCC. So, ayun. His name is Brian. Many of you kilala siya and even yung iba dito, siya din yung nagdala sa RLCC. So, ayun, nadala ako sa RLCC, I got baptized, nasama ako sa LG, sinasabi nila kanina. Nakakilala ko ng mga new friends. And I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior April 3, 2010. And after 6 months, something different and to the highest extent happened. So, yung tao na yon si Bri, for 1 week, nagka-dengue siya. So, ayun, 1 week, nagka-dengue siya, and then,
Yun, yung pinaka last, actually Friday din yun eh. Ay, Upbeat yata or FNH. FNH. So, patapos na yung service noon and then nakakuha ng call na kailangan ng butasin yung throats niya and everything. So, that day, todo prayer, syempre na Lord, heal mo si Bri, ano man yung maging maayos yung mga yung vital signs niya and everything. But as that day end, nag-end na rin yung life ni Bri. So he died last October 8, 2010 dahil sa dengue. And it's not just me na nag-grieve dun sa nangyari kasi it's the whole church. And pero syempre sa akin iba kasi iba. Kasi special eh. So ayun, the person that I thought and he thought na he's the one or he's the right guy or I'm the right girl for her, parang ganon. So parang feeling mo yung the moment na nakita mo yung tao na mahal mo na wala na, na hindi na humihinga, na kahit na anong beg mo dun sa mga tao na do something na para maging okay yung vital signs and everything, pero wala. And yung answer mo dun sa yung answer ni Lord dun sa prayer mo is a big no, na hindi na siya mabuhay and everything. So masakit. Yan. At hindi lang siya yung basta na iniwan ka ng boyfriend mo. Kasi, yun, for good na eh. For good na yung nawala siya. And, ayun. So, sobrang hirap sa akin nun kasi siya yung tao na sa kanya ako nag-depend. And siya lang yung kaklose ko dito sa RLCC before kasi nga siya yung nagdala sa akin. So, ayun. After nun, sa kahit sa Upbeat or sa preaching, sunod-sunod yon na tungkol sa life, tungkol sa kung paano ka mag-grieve ng tama. And that, from today and dun sa past na yon, 2 years after, hindi siya madali. Kasi, namimiss mo yung tao. But, another man came into the picture na he knows what his purpose in your life, and his name is Jesus. Na oo, sobrang painful ang pinagdaanan mo. Pero yung love ni Lord, unlimited na. Iko-comfort niya, i-heal ka niya. Once na i-open mo yung heart mo sa kanya, edi hindi lang basta-basta na healing yon, kundi restoration of who you are, yung identity mo kay Lord. At kung alam mo, alam ni Lord kung anong ginagawa niya. Until now, I don't know kung bakit nangyari yon. But one thing that is clear, na God called me to the level of yung attention kung ayos na sabi ni Ate Swanee, na tinawag ni Lord yung attention ko to that extent kasi He wants me, He wants us. So, kasi I am His and He is mine, parang ganon. So, ayun. One of my life verse, share ko na lang din sa inyo is this. It's found in Jeremiah 29:11. Actually, it's not just a promise for me kasi sinabi din ni Lord dun sa verse na yun eh. He declared it. Sabi niya, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future."
He declared it. So, ano man yung pain na nararamdaman nyo, hindi man yun love life or whatever it is na nagko-question sa inyo, na para hindi nyo maintindihan kung bakit nangyayari yung bagay na yon, just hold on to sa promise ni Lord. Kasi, He who promised is faithful eh, and He will do it. So, God is God, and He knows kung ano yung plan niya sa life ng bawat isa. So, ayun. Thank you. Thank you, Des. I think this is the first time, no, that you shared your testimony. So, ano pa yan? Nanginginig pa habang kinukwento sa atin. But ako kasi, I have seen her that night. I was also there. Kaming dalawa yung unang nandun sa taas. Kakwento ko lang sa inyo kung gaano ka desperado si Des. She was sitting on a corner after Brian died. Dineclare na ng doctors na tapos na naka-10 na, how was that? CPR, something, whatever. 10 ganun na. So, tapos na. Hindi na talaga siya mabubuhay. So we were all crying, lahat ng mga nandun. Tapos andun din si Des. She was sitting on a corner. Tapos unti-unti nag-aakyatan yung mga youth na nandun. Nagpuntahan kasi kami lahat dun eh. So dahan-dahan, umakyat yung mga youth pa isa-isa. So she was there. She was telling everyone. Niya, sabi niya, Kuya Jepoy, gisingin mo nga si Bri. Gisingin mo siya kasi ka-graduate pa kami. Gisingin mo siya. Tapos may dumaan na namang ibang tao. Ganun na naman paulit-ulit. Kuya, ano ba? Ate Swan, bakit ba? Sabi mo kay Brian, ganyan-ganyan. She was broken. She was in pain. And then look at her right now. Standing in front of us, telling us na, yes, I was in pain in the past, but God healed my heart. At may plano si Lord para sa akin. So, ganun din yun sa inyo. So, we should, you know, cry with hope. Because we have hope. And God is just calling our attention. He wants us to listen to Him. So, right now,